Hi guys, welcome to Abe B Vlog. This is Teacher Abe. Our lesson for today is about Industrial Revolution. Let's go over to the definition of Industrial Revolution. Industrial Revolution was a period from 18th to 19th century where major changes in agriculture, manufacturing, mining, transport, and technology had a profound effect on the socio-economic and cultural conditions. So, meaning to say, marami mga pagbabago na naganap during the Industrial Revolution. Meron tayong pagbabago sa agriculture, sa manufacture, sa pagmamanufacture, sa mining, sa transportation, napakalaki, todo-todo ang pagbabago sa transportation, sa technology, like in communication, mula sa telegram hanggang sa telephone. Okay? The Industrial Revolution took place in Britain, then subsequently spreading throughout Europe, North America, and eventually the world. The Industrial Revolution marks a major turning point in human history, in almost every aspect of human life. So, ang talagang pinanggalingan ng pagbabago ay most likely, ang talagang pinanggalingan na country ay Europe. Kasi dito yung maraming mga na-invento, mga bagong mga technology, more innovations, mga gadgets, tools. Okay? At ang daming mga idea na lumabas during the 18th and 19th century sa Europe. Pero syempre, hindi pa rin nagpahuli yung ibang country. Okay? Next. Covers the complex technological innovation that lead to the substitution of machines and inanimate power of human skills and animal forces. Kasi may mga ibang mga technology na gumagamit pa sila ng animals para makapag-manufacture or makapag-produce ng product. Katulad ng sa agriculture, kailangan pa nila ng mga hayop para makatulong sa kanila. Sa manufacturing, kailangan din nila ng kalabaw para mapaikot yung machine. So, may mga ganung kasing factor before. Then, sa mining, manual lang yung pagmamining nila. This time, hindi na sila manual ang pagmamining. Okay? So, what is Industrial Revolution? Industrial Revolution can also be described in the words of Nobel Prize winner Robert E. Lucas Jr. He stated that, "For the first time in history, the living standards of the masses of ordinary people have begun to undergo sustained growth. Nothing remotely like this economic behavior has happened before." Totoo naman talaga na napakaganda ng Industrial Revolution na ito dahil wala pang ibang mga tao na nakasakay sa eroplano noong panahon na yon. Sa ngayon, kahit sino kaya nang sumakay ng eroplano. Na-invento nila ang eroplano during that time. Diba? Ang telepono, dati walang telepono. So talagang it's a big impact to the science and technology in society. So, nagkaroon ng total transformation during that time. Why did Industrial Revolution start? Okay, why nga ba? Before Industrial Revolution, manufacturing took place in homes or rural areas or it was done by hand. Kasi dati, ang mga products natin, homemade. Okay? So, clothing, furniture, tools, cloth, hardware, jewelry, leather, silverware, and weapons, those are all handmade. Diba? Ginagawa sa bahay, homemade. Handmade, homemade. Diba? So, but, people live in a fear that the crops they grow might fail, as many of them already suffer from malnutrition. In addition, diseases and other epidemics were unfortunately common.
So, mga common sicknesses lang namamatay na yung mga tao during that time. Malaria. Pwede namang gamutin ng malaria. So, kapag mayroon kayong kung anumang sakit, lagnat, nagdidelirium na lagnat, wala na, patay na agad dyan. So, yung tuberculosis, walang gamot. Okay? So, hence machine were introduced to enhance the effective production. So, kasi nga, kailangan na talaga ng machine for the production. Industrial Revolution is specifically emerged from Britain because it has had natural resources like coal, iron ore, and developed farm lands. So, sila yung unang nagkaroon ng matinding development ng farm. It also had a stable population growth due to boosting agricultural system. So, what are the causes of Industrial Revolution? So, we have three. Dependency on technology, impact of education, Protestant Reformation. Dependency on technology. So, of course, they have to be more on technology. Kung ikaw isang investor, ba't ka mag-i-invest kung wala silang research and development? So, dapat may mga pagbabago. Every now and then, dapat may pagbabago ang kanilang technology. If there is no improvement in the technology, why investing? No? So, halimbawa, meron silang patahian ng mga damit. Bakit patahian ng mga damit? Walang production ng mga threads. So, dapat may mga threads din sila, di ba? Impact of education. Dati, napakasimple lang ng mga pag-aaral. Halimbawa, sa pagtatanim, magbubungkal ka lang, ilalagay mo yung seeds, tapos didiligan mo, may mga amount of water lang na pagdidilig, may araw ng pagdidilig, may oras ng pagdidilig, ganun lang ang pinag-uusapan. So, ngayon, amount of fertilizer, what type of technology can be used, di ba? So, then, yung Protestant Reformation, kasi noon, puro Christian lang ang nag-develop. Diba? Powerful talaga mga Christians during that time. Mga Kristiyano. Kasi, during that time, maraming mga scientists Kristiyano. Kapag hindi ka Kristiyano, hindi kanila i-approve sa iyong technology. Kung maalala nyo, yung history natin ng law of motion, law of motion, si Aristotle tsaka si Galileo, okay? So, kaya nagkaganon na ang kanilang discovery. Magandang nagkaroon ng pagbabago. So, dahil doon, yung technology, dumami. Dumami ang nag-invento ng technology. So then, ito yung ating mga inventions na yan. Kita nyo, may telegram. So mula sa telegram, maliliit lang sila. Tapos nagkaroon ng pagbabago, naging telepono na. Yung sewing machine, kung makita nyo, lang siya, parang iniikot-ikot. Tapos ngayon, nagkaroon ng singer. Tapos nagkaroon tayo ng bulb. Nagkaroon na ng ilaw ang mga bawat bahay. Tapos yung engine, yung diesel engine. Kaya nagkaroon ng mga sasakyan. Kaya nagkaroon ng Ford. So, discuss natin isa-isa ang mga factors or sectors na nagkaroon ng mga pagbabago during the time. So, the next one is transport sector. The growth of the Industrial Revolution dependent on the ability to transport raw materials and finished goods over long distance. Siyempre, dahil nagkaroon na ng transportation na maganda, madali na nati-deliver yung mga raw materials at maraming nagiging production, marami ang kinikita ng mga tao. Okay? There were three main types of transportation. Waterways, roads, and railroads. So, during the time, wala pa silang air. Okay? Airways. So, pero,
After that, nagkaroon na ng pagbabago, nagkaroon na ng airways. Okay, transport was important because people were starting to live in the West. So, tumitira na sila sa malalayo. Kasi mula sa East, going to West. Or from West, going to East. So, nagkakaroon na ng pagbabago-bago ng mga bagay-bagay, no? So, during this time, the transportation, the most cheapest transportation was the waterways. Okay? So, yun yung pinakamura. Okay? So, we move products from waterways. Okay? So, ito naman yung kay Stephenson's rocket. Ito yung napakatuli na rocket, no? This rocket can travel 24 miles per hour with 20 laps in the course. Imagine nyo kung gaano katulin yan. So, ngayon, naka-display yan sa London, no? Sa Science Museum. Okay? So, then, si Wright Brothers. So, nakapagpalipad siya ng eroplano. Ito na yon, nakasakay ang tao sa eroplano. So, 59 seconds. Ang taas ng nilipad niya ay 852 feet. So, that was an extraordinary achievement during his time. Pero, but this time, hindi na. Then, we have Henry Ford. Si Henry Ford ang nakadiscover ng sasakyan. Okay? So, nagkaroon na tayo ng sasakyan dahil kay Henry Ford. Si Henry Ford ang gumawa ng sasakyan. Ito yung sasakyan niya. Ay, wala pala dito. Mamaya. Okay? So, steam engine, ito yung mga types of transportation that was developed during his time. Steam engines. Steam power was fueled by coal, utilization of water wheels, and powered machinery like steamboat and steamship. So, dito na-develop na yung mga steamboat. So, meron na silang ginagamit. Ito yung pinaka waterways nila sa kanilang pagtatransport ng mga raw materials at saka mga product during that time. Okay, development of all metal machines tools in the first two decades of the 19th century facilitated the manufacture of production. So nagkaroon na ng mga pagbabago, no? So nagkaroon ng pagbabago dito sa time na to. Nagkaroon ng mga iba't ibang klaseng metal na na-develop para sa tools, okay? Effects spread throughout Western Europe and North America during the 19th century, affecting most of the world, a process that continues as industrialization. So, dahil nga nagkaroon na ng nag-boom na to, dumami na at kumalat na yung mga inventors, kumalat din yung mga idea, ang nangyari ngayon, nag-boom. So, kumalat siya sa Western Europe hanggang sa North America. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng industrialization. So, this is the steam engine by James Watt. So, si James Watt to. Okay? So, this was a factory owner needed to wait. Okay, so, ito yung a more cost-effective engine was required to make it use widespread. So, ang daming gumamit. Nung na-invent ito, marami nang gumamit na mga factories. Kasi nga, kailangan nila to generate the machinery. No? So, sumunod, ito naman si Stephenson Locomotive. So, nakapag-transport siya ng 30 tons of materials till 4 miles. No? Hanggang 4 miles lang yung layo ng pwede niyang pag-transportan.
Okay? So, napaka-igsi lang ng transportation during that time. Then, ito na yung steamboat. Si Robert Fulton's steamboat. So, ang pangalan ng boat niya is Clermont. So, the name of the boat is Clermont. So, then, let's go over to agricultural sector. So, it was begun in 1700. So, with an Englishman. So, ang ginawa nila dito, so, new knowledge about what techniques would allow plants to grow and new agricultural techniques. So, nagkaroon na sila ng fertilizer, minerals, and soil content were all factors that started to take it into account. They check the soil. So, ano ba yung mga dapat na nandun sa soil na pagtataniman? Okay? May mga soil na hindi pwedeng taniman ng ibang mga plants. Kaya namamatay, hindi nabubuhay kaagad. New plows, rakers, and other implements began to be used. May mga bago rin mga tools. Okay? And bagong process ng pagtatanim during 1700s. So, ito yung machine ni Jethro Tull. So, seed drill. So, ayan, may kabayo siya dyan. So, the horse. And then, sa bandang gitna ng kanyang ng unang two wheels, andun yung pangkalaykay, pangkayod, tapos babagsak yung seeds dun sa gitna. Then, meron tayong Lord Townshend. There's a rotation, crop rotation to. Okay? So, before, they just plant whatever they want. But with the plant rotation, for example, you have your tomato, then, cabbage, then beans, then carrots. So, rotation of the four slots. Poor product, no? Then, we have Robert Bakewell. So, Robert Bakewell do the boosting. Okay? In and in. Resulting in many different breeds. So, nag-breeding kasi siya dito. Okay? Breeding of new plants. O, textile sector. The textile sector grew during Industrial Revolution also. So, advancement was made in the use of machinery. So, cheap then product made by hand. So, mas murah to kasi mas madali siyang napoproduce. Okay? Mas madali napoproduce yung clothes kesa dun sa hand. Yung paghahabi-habi. Kasi hindi na sila naghahabi this time eh. They have the machines. So, in 1813, so, si Francis Cabot Lowell, no? Siya yung first American textile factory. So, ito naman yung Ellie Wheaties cotton gin. Dito naman yung sa cotton, yung paglilinis ng cotton, pag-continue ng cotton. So, nagtutuloy-tuloy yung cotton, sa pag nagkakadikit-dikit yung cotton sear. Tapos, ito yung paghahabi, spinning jenny. Tayo, meron din tayong ganito eh, sa Philippines. So, ito yung spinning jenny. So, si James Hargreaves ang nakagawa. So, ito ay, siguro kahoy pa yung ginagamit dito kasi they developed this one, no? John King Flying Shuttle. So, gumamit sila nito para mas matuli ng paggawa ng textile. Sa medicine sector, they have smallpox vaccination, discovery of
anesthetic, discovery of anesthetic, discovery of X-ray, invention of aspirin, and blood transfusion. So, si Louis Pasteur, siya yung nag-contribute ng malaki sa field of medicine and microbiology. Kasi sa kanya nanggaling yung germ theory. So, the father of microbiology is Louis Pasteur. So, introducing the medical word, the concept of viruses. So, kaya may virus tayo ngayon dahil kay Louis Pasteur. Hindi, actually, may virus naman talaga. Ang nangyari lang, they studied the virus. So, pinatapang nila yung mga virus na nagaganap. Okay? So, Louis Pasteur proved by using a swan neck flask. Okay? The germ-caused disease. Before he made his discovery, doctors noticed bacteria, but they believed it was the disease that caused the bacteria. The so-called theory of spontaneous generation rather than other way around. Ibig sabihin, hindi naniwala yung mga other people. So, lalong-lalo na yung mga doctors at field of medicine na naka-discover siya ng virus. So, this changed the treatment of disease forever. Nagkaroon na ng pagbabago sa pag-treat ng mga disease. Okay, ito naman si Edward Jenner. So, he used the smallpox. Okay. So, delivery infecting a young boy for cowpox. Experimenting wouldn't be approved. So, hindi siya in-approve, pero tinuloy niya pa rin. Okay, sa field of medicine. Si Edward Jenner. Okay. So, in communication sector, not only did the transportation, okay. So, in 1700s, it took 4 days to contact from London to Manchester. But in 1880, it took 4 hours. So, nung una, 4 days. Sumunod, 4 hours. Then, nagkaroon ng 1902, the whole British Empire was linked together by network of telegraph cables called All Red Line. So, new inventions were introduced by Samuel F.B. and Alexander Graham Bell. So, sino ba itong si Alexander F.B. and Samuel F.B. and Alexander Graham Bell? So, ito siya. Samuel F.B. siya yung naka-invento ng telegraph. So, Morse telegraph. Ang pangalan talaga niyan ay Morse Telegraph. So, it was patented in 1837. These telegraph cables reached from London to Australia. So, message could be flashed halfway around the globe in matter of minutes, speeding commercial transportation. So, napakatulin ng transportation nito during that time. Pero syempre, mas pinatuli ni Alexander Graham Bell. Ayan, telepono na talaga. Telephone. So, lalo ngayon, high-tech na. 3D na, di ba? May hologram na. Ang telephone, may hologram. So, una nga, dati, di ba, beeper lang ginagamit namin. Tatawag pa kami muna sa telephone, tapos papabeeper pa namin yung kaibigan namin para makareceive lang sila ng communication. Impact of Industrial Revolution. Siyempre, napakalaki talaga ng impact nito sa mga negosyante at lalong-lalo na sa mga business owner. Diba? Negosyante na, business owner pa. So, ano yun? Pati sa economy ng bawat country.
syempre napapatunin na yung transportation, di ba? So kaya lalong yumaman yung Britain. So kaya wealthiest nation siya as it begins producing more efficiently. This led to set new standard to form industrial economy. Diba? Sa kanila talaga kasi nagsimula ang industrial revolution. Diba? Siyempre, may mga negative impact din yan. Pero positive muna tayo. Positive outcome or effects. Infrastructure, ang gaganda ng mga building nila. Okay? So, modern inventions nasa kanila. Pero siyempre, industrial revolution, may magaganda talaga ito, yung magaganda infrastructure, maganda yung mga paganda ng paganda yung mga bahay natin, di ba? Dati bahay kubo, naging kahoy, naging plywood, naging yero, naging semento, di ba? So modern inventions. Di ba, mga telepono natin ngayon naka-hologram na. Kailan kaya ako magkakaroon ng hologram? Mga sasakyan natin. Diba? Ang ganda-ganda ng Lamborghini. Diba? Sana magkaroon ako kahit isa lang na Lamborghini, masaya na ako. Diba? Class structure. Oh. Then, erosion of gender inequality. Oh. Dati, hindi nakakapagtrabaho mga babae sa bahay lang. Dati, ang nagwe-welding, lalaki lang. Ngayon, may babae na. So, ganun ang ano, industrial revolution. Improvement in education system. Dati, ang mga mayayaman lang ang pwede mag-aral. Ang mga elitista lang ang may karapatang mag-aral. Mga injo, walang karapatang mag-aral. Mga hampas lupa, hindi pwede mag-aral. Mga anak pawis, hindi pwede mag-aral. Ngayon, equal na ang pag-aaral. Lahat pwede mag-aral. Kahit walang pampa-aral, mag-aaral. O, negative impact, work conditions, marami kasi na unemployed. The more na nai-improve ang factory, the more na nababawasan ang tao. Diba? Nagkakaroon ng merging. Ang bawat company nagkakaroon ng merging. Instead na mag-hire ka ng accountant, hindi ka na mag-hire ng accountant. Papasok ka na lang sa accountancy, ano ba yung tawag doon? May tawag doon eh. Parang accountancy agency para i-account ka, account yung company mo. Gagastos ka ng 10,000, di ba? Eh kung may accountant ka, magkano gagastosin mo? For example, 10,000 a month. So, eh pwede naman isang trabahuhan lang yun ng isang taon. O, 10,000 isang buwan o sa 10,000 ka sa isang ano, pa-audit. Magpa-audit ka na lang. So, ganun na nangyayari ngayon kasi matatalino na yung mga company. Gumagamit na yung ibang company ng utak. Diba? So, child labor sa mining. Marami ng mga yung mga bata kasi may mga maliliit na butas hindi makakaya ng mga matatanda. So, bata ang pinapapasok nila sa mining. Tapos, iba pa, may mga iba pang mga project, mga ibang mga development na napapasok ang mga bata. From rural to urban migration, o, diba? Dahil rural, matalino ka, punta ka sa urban, punta ka sa city. Magaling ka, doon ka sa city. Hindi ka magaling, dito ka lang sa rural. Diba? Lahat ng mga galing, nasa city na. Nasa Maynila na. Diba? Imagine nyo. Cavite, Rizal, Bulacan, andito na sa city. Bicol, nasa city na. Leyte, nasa city. Bisaya, nasa Maynila. Lahat pumupunta na ng Maynila. Kaya ang ginagawa ng gobyerno, nagkakaroon na ng bridge papuntang Maynila. Diba? Increased population. O, siksika na sa Maynila. Ngayon, may pandemic. Walang gaanong tao sa Maynila. Diba? O, nag-uwian ng probinsya. Population. O.
Dahil maraming tao dito sa Maynila, marami rin ang manganganak, kaya dadami ang population. Pollution. Dahil sa industrialized na ang country at ang mga bansa, so nagkakaroon ng pollution. Dumadami ang mga factory at mga iba't ibang mga manufacturing company. So ito yung sinasabi ko last time. Imagine mo yung nasa kanan, no? Batang-bata pa yung kamay. Siguro parang mga ano pa lang yan, 12 or 13 years old. Diba? So pathetic. 14% were underage or child labor. Napakalaki niya. Ibig sabihin malaking population yan. Then, pollution. Pollution pala. So, pollution. Dahil maraming pollution, maraming industry, maraming factory, marami rin ang pollution. Okay? And one more thing is, there are lots of many cars already in the market, in the places, in the roads, di ba? So, dahil dyan, nagkakaroon din tayo ng pollution. So, pero ngayon, dahil pandemic, konti na lang ang sasakyan. Kaya, ang nangyari, konti na lang ang pollution. Medyo maaliwalas ang paligid. So, ang social media ang isa sa nakinabang dito. Diba? Sa Industrial Revolution. Napakalaking example ng ating Industrial Revolution ay ang social media. Okay? Kasi siya talaga yung nagpalaganap. Diba? Hindi naman din natin malalaman tong ano na to, pandemic na to, kung hindi dahil sa Industrial Revolution, ang social media, internet. Diba? Ngayon, naka-confuse tayo. Bakit tayo naka-confuse? Sa pagpabakuna, dapat ba talaga magpabakuna o hindi? Kasi marami nagsasabi. Diba? Okay? So that's all for today, guys. This is Teacher Abe, your teacher in science, technology, and society. I hope you learn a lot from our episode today, Industrial Revolution. So if you like our video, please don't forget to subscribe and share. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.